Target ng Philippine Coast Guard na tapusin sa loob ng isang linggo ang investigasyon sa nagbangga ang fast crab at motor taxi sa Batangas. Dalawa ang nasawi at dalawa rin ang sugatan sa insidente. Si Ryan Desiga sa detalye. Kuha ang video na ito ilang sandali lang matapos ang banggaan ng fast craft ng Ocean Jet at water taxi na Hop and Go. Makikita sa video na makulimlim at maalon ng magsagawa ng rescue operation ang mga otoridad sa dagat na sakop ng Batangas at Oriental Mindoro. Sa inisyal na investigasyon galing Batangas Port ang fast craft at patungong Calapan Port. Patungo naman sa Batangas Port ang water taxi nang magbanggaan ang mga ito. Sa paunang impormasyon ng Maritime Industry Authority, sakay ng water taxi ang 5 pasahero at 4 na tripulante. 2 sa tripulante ang nasawi kabilang ang boat captain at 3rd mate. Sugatan ng 2 sa 4 na Chinese national na sakay ng water taxi. Ligtas naman ang higit 100 pasahero at 19 na tripulante ng fast craft. Ang mga kinukonsider dito lahat ay tinitignan. Of course, ang mga kinukonsider dito ay unang-una yung naging desisyon ng mga captains doon sa nasabing insidente. Kung may mga proper lookout, nakita ba nila yung mga barko o nakita ba ng mga lookout yung papalapit na sasakyang pandagat? At ano yung mga ginawa nila to avoid the collision? Tinitignan din po yung lagay ng panahon at tinitignan din po yung gamit ng mga barko kung lumabas ba sa radar. Sabi naman ng PCG, target nilang tapusin ang investigasyon sa loob ng isang linggo. Pinatawan na ng marina ng suspension ng safety certificate ang nadisgrasyang sasakyang pandagat. Magpapadala na rin ng show cause order para magpaliwanag sa marina ang may-ari ng nadisgrasyang fast craft at water taxi. Nahila na patungong Puerto Galera ang Hop and Go 1. May automatic suspension na kinonsider yung Coast Guard District Southern Tagalog, si Commodore Tuvilla, in coordination with Marina, na hindi mo na palayagin yung anumang asset ng water taxi. Ryan Lisigas, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!